Nagpapatrol si George Cariño. George, maaari mo bang ilarawan kung ano ang dinatnan ninyo sa lugar? Kabayan, cordoned off pa rin yung lugar na binagsakan ng aeroplanong C-130 na halos isang kilometro lamang o higit isang kilometro ang layo mula dito sa kinitatayuan namin sa labas ng Campo General Bautista, itong tahanan ng Philippine Army 11th Infantry Division. So unang tingin namin kanina sa wreck ay mistulang walang nakaligtas dahil wasak yung aeroplano at malawak yung sunog na nangyari doon sa lugar na kinabagsakan. Binigyan lamang kami ng pahintulot ng Philippine Army na malapitan itong cordoned area para higit na mabigyan ng larawan ng publiko at maintindihan ang mga pangyayari. Ika-apat na araw na ngayon mula nang bumagsak ang eroplanong ito dito sa Barangay Bauno, Bangkal noong Linggo. Nakuha na ang black box, mga makina ng eroplano at iba pang mahalagang bahagi na inaasahang makakatulong sa investigasyon sa trahedya. Pero hindi pa rin naalis ang bakas ng malagim na pinagdaanan ng C-130 na may tail number 5125. Kung pagbabasihan ang pagitan ng mga puno sa paligid at pagkakapwesto ng mga nakalas na bahagi ng eroplano, hindi man sukatin, halatang magkakalayo ang mga piyesa. Saan nakuha yan? Yan? Tinabi ng mga airport. Hindi lang po nagagalaw dyan, sir. Saan na yan? Yung buntot, sir. As is. Pati yung muso, sir. Habang pinapakita ng army ang paligid, umagaw ng atensyon ko ang batang tadtad ng benda ang mga braso at binti. Siya pala ang 9 na taong gulang na batang nasaktuhan sa bahay kung saan bumagsak ang eroplano. Sugatan pero nakaligtas ang bata. Nasa labas lang ng security cordon ang bahay nila. Ang kwento ng tiyahin, nakikinood ng TV sa kapitbahay ang pamangkin niya nang sumadsad ang bumagsak na eroplano. Dito kami sa bahay, ito yung bahay namin, bali nakinood lang siya doon. Oo. Tapos pagbagsak, pagtalon niya, papunta na siya dito, tapos kinuha namin na doon. Sa bintana tumalon. Oo, tumalon na sa bintana. Kasama ang pamilya nila sa mga nakakita sa pangyayari ng bumagsak hanggang tuluyang magliab ang C-130. Kwento ni Tatay Emil, nagulat na lang sila nang biglang papunta na ang eroplano sa direksyon ng kapitbahayan nila. Kimabit na yung ano niya, pakpak. Pagdabit ng pakpak, hindi pa sumasabog, apoy na lang hanggang dito. Pagdating dito, kimabog na lang. At hindi sa lahat ng oras ay miyembro ng special o elite group ng militar ang nasa likod ng matapang na pagliligtas ng buhay. Sa pagkakataong ito, bayaning tinuturing ang miyembro ng CAFGU na si Benhar Awaluddin. Siya at mga kasamang CAFGU ang unang rumisponde sa parte ng militar. Ano yung nakita mo una? Sa sandalo, sir. Anong condition niya? Masyado nakaganan siya, sir. Nakaganan siya. Tapos hindi siya makapagsalita na. Tapos sabay sigaw ko, sir, huwag kayong matakot, tropa to, kapo ng Bangkal. Walang maalala si Benhar na pwedeng sagot sa mga tanong ko kung nung nasa rescue sila ay mainit ba o kung ano ang napansin niya sa paligid. Usok lang talaga at saka unti-unti yung apoy. Unti-unti yung apoy, sir. Kumakalat? O, kumakalat. Hanggang sa linapitan pa namin, sir, yung ano doon, inahila ko pa yung dalawa at saka yung isa na ilagtas pa, sir. Pagkalis ko doon, sir, pumunta na naman ako doon, may nakita na naman ako isa doon, sir. At pinano ko doon sa puno na yun, sir. Pero sa kabila ng nagawa, nangihinayang pa si Benhar at hindi nila nailigtas lahat. Sana nga po, sir, lahat ng nakalabas yun, ano talaga lahat, ligtas talaga sila, lahat sila. Pero wala na talaga, sir, yung iba. Wala na talaga kami magagawa, sir, yung iba kasi nandun sila, sir. Kasama din sa unang rumisponde si Nur Hussein, nasugatan pa habang tumutulong. At wag naman sana at muling mangyari ang anumang trahedya, sinusumpa ni Nur Hussein na muli tutulong sila. Kung gagawin, sir, ang ginagawa kong tulong. Kung meron mang kumkampa, tutulong kami mga kaplo dyan sa loob. Sila Benhar at Nur Hussein ay kasama sa irerekomenda ng Army na mabigyan ng Bronze Cross Medal, karangalang binibigay ng AFP sa kabayanihan sa gitna ng paglalagay ng sarili sa matinding peligro. Kabayan, bukod sa pag-aasikaso ng militar doon sa crash site, kasabay din palang inaasikaso yung mga residenteng naapektuhan itong pagbagsak ng C-130.
Katulad ng bata, ang sabi kanina ng Philippine Army, eh, halos araw-araw nang nagsasagawa ng medical mission yung mga nurses ng Army para lang masiguro na katulad ng bata na yun, yung 9 na taong gulang, ay gumagaling yung sugat at hindi lalala ang impeksyon. Kabayan. So akala mo, George, sa nakita mo, matagal pa ang retrieval ng mga parte ng naturang C-130? Mabilis yung kilos kanina, kabayan. Ang estimate ng militar kanina na binigay sa akin, hopefully ngayong araw na ito matapos na yun at bukas ay clear na, tanggal na yung debris kasi nauna nang alisin yung mga makina at ilan pang mahalagang pyesa ng aeroplano na gagamitin sa investigasyon. Kabayan. Maraming salamat, si George Carino mula sa Sulo, live.